Magandang araw, Kapamilya. Welcome to Journeys of Hope. This weekend, ang ating guest ay ang tumatayong ano yan eh, leader or leader or kuya ng BGYO, si Gelo. Gelo, welcome to Journeys of Hope. Hello po, Father Tito. Welcome. Kamusta? Kamusta kayo? Busy? Yes po. Lately po, sobrang loaded po ng mga schedule po namin. Kaya kailangan talaga alagaan yung health para tuloy-tuloy pa rin. Ano yan? Meron ba kayong pinaghahandaan na concert? Yes po. This coming May 12 po. Yung album showcase namin ng latest album na The Us po. Okay. Magagalang po siya sa SMR at SSKY doon. Okay, okay. So, Gelo, siguro no, ikwento mo lang sa kanila yung journey mo from ano no, from bago kang Starhunt, 'di ba? Starhunt yung entry point mo, 'di ba, sa ABS. And then eventually yes, napili ka sa BGYO, no. So, prior to Starhunt, what was life like, ano? Ano yung buhay mo prior to joining Starhunt? Actually po, before joining Starhunt, normal lang, I'm a student and usually kahit nung sobrang tagal pa, pinagsasabay ko talaga yung pagsasayaw and yung pag-aaral ko. So, nag-join po ako sa mga competitions like inter-school competitions, then sumali po ako sa mga iba't ibang mga outside dance group na lumalaban po sa ibang bansa for dance. Okay. So, before po ng academy, yung po competitive dancing po talaga. And na-try ko rin po mag-ballroom hip-hop. Okay, okay. Sa ano to? High school ka pa noon? High school? Yes po, high school. Simula when did you start? When did you start competing? Anong ilang taong ka noon? Siguro mga grade 8 po, mga second year high school. Second year high school. Pero ako. So, ano 'yon? Talagang you join a dance group. Meron kang grupo. Kasi dance group po kasi na-inspire po ako sa kapatid kong babae na nagko-compete rin po siya. Same ang ginagawa ko nung high school. Na sa school base, then outside na group na dance base. Then hanggat sa simula 12 years old po, nag-try na ako mag-workshop ng dance hanggat sa makapasok na ako sa mga grupo. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na po yun. Okay. Then, okay. Ang pinaka-outside group na nasalihan ko po is called A-Team. A-Team. Yes, oh, okay. So tapos noon, okay. So dance talaga pala yung ano mo, yung main talent or main ano no. Paano ka na ano, how did you end up with the academy or with Starhunt? Okay po. Kasi yung year po na yan, 2018 to 2019, yung po yung season na nakapasok kami for competition papuntang Arizona. So ina-represent namin yung Philippines. So that time, kinakailangan ko talaga umanap ng mga racket, ng mga gigs para makapag-fund sa akin papunta dun sa States. Yeah. Then, yung time na 2 months na lang ata or 1 month, lilipad na kami. Biglang may tumawag sa akin na coach ko from, hindi ko siya coach, pero parang friend ko from the dance community na coach pala siya ngayon ng Bini and part siya ng project namin. So sabi, okay. Bro, gusto mo mag-audition? Bukas. Tapos nag-message siya ng mga tapos sabi ko, pwede namang coach. Parang ang pinaka-mindset ko dun, backup dancer ako. Kasi yung laging ginagawa ko, nagbabackup po ako for mga okay. artista, dati, mga racket na for the iba't ibang brands para makatulong sa akin magkaroon ng pera. And then, sabi ko, sige, ano tayo, go. Kasi sabi ko, oh my God, ABS-CBN itong parang pagbabackupan ko, if ever. Eh, doon pumunta ako doon. Nakamotor pa po ako. Parang malapit na ako maliit na. Tapos biglang sinabi sa akin, Gelo, kailangan mo rin maghanda ng singing auditions. Sabi ko, ano yun? Ano nangyari? Tapos, pagdating ko doon, ayun na, parang lahat ng mga importanteng tao na part sa project na sinabihan ko, andun mismo sa harap, kompleto sila. Sila direct Loren, nando na? Sila direct? Yes po. Sila Sir James, Miss MQ, Miss Jovi, sila Miss Kring, lahat. Kahit voice coach, dance coach. Then,
pagpunta ko doon, special auditions po pala siya ng isang special project na tinatawag nila noong time na yun. Hindi pa nila sinasabi na ito yon, ito yung BGYO project. Hindi pa. Hindi pa po. Pero sa mismong araw rin nila sinabi na gusto nila ako. Eh kasabay ko mag-special auditions ng CJL, yung paggrupo ko po ngayon. Then, dalawa lang pasok out of five. Then, sa mismong araw na yung actual auditions, pinaakit agad kami sa main office ni Direk Lore. Tapos nilapagad agad kami ng kontrata. Tapos doon na... Sobrang na-overwhelmed talaga ako noon to the point na after yun, naiiyak ako kasi... Hindi mo akalain. Opo. Parang iiwan ko agad yung, kunyari, school, yung mga outside friends ko, then... Gel, by that time, anong year ka na? By that time, 2018, 2019, anong year ka na noon? 2019, siguro kaka 18 years old pa lang po. Okay, okay. So, ano ka lang noon? Nasa grade, ano ka pa lang noon? Grade 11, grade 12? Mga senior high school po. Parang pinatapos ko. Pakatapos na po ng grade 11. Mag-grade 12 pa lang. Oo. Okay. So, Jen, matanong ko lang before you continue your story, no? You must have been highly recommended, no? Kasi kung special audition kayo, tapos ando na kaagad yung mga big boss, you must have been highly recommended, no? Talagang na-scout ka, kumbaga. Nadama mo ba yung kwento after that? Ang pagkakaalam ko po, since nagkaroon po sila ng auditions na nationwide, no, first Starhunt for that secret project, parang feeling ko kinailangan pa nila ng parang mga options na magiging trainees. So parang sinabi sa buong team na kung may kilala kayo or kahit hindi nyo magka-close, parang i-contact to audition. Yun po, nangyari po yung si Coach Macho po to, Coach Macho Amaldor, yung nag-contact po sa akin. So doon po nag-end up na napunta po ako sa special auditions. Okay. And yung sa mga ibang boys po, ibang araw po yung special auditions nila. Pero ang kasabay ko po si JL. Jela, ano, all throughout, before that audition, never kang nag-attempt sa ABS, 'di ba, sa mga iba't ibang, kasi maraming mga talent, ano, 'di ba, auditions. Hindi ka nag-attempt sa ABS prior to that. Isa rin po siguro, father, sa mga pangarap ko, maging artista po talaga, kahit bata ako or kahit model, ganyan. Pero siguro na-prioritize ko po yung pagsasayaw na to the point na hindi ko na po siya natuunan ng pansin or wala akong, hindi ko alam kung paano sisimulan na makapunta ako kung saan man ako nakapasok po. Oo. Pero ang kumbaga, ang first love mo talaga, ang passion mo is dancing. Yes po. Dancing po. Okay, matanong ko lang, anong hinanda mong kanta? Okay. Hinanda kong kanta is, ang pagkakaalala ko is from December Avenue. Tapos, ang time na yun, pumiyok ako. Pinag one-on-one battle kami ni JL. Tapos, pinag one-on-one battle din kami ng sayaw. Bali ako sa sayawan, panalo daw ako. So, okay. Kanta. Panalo okay. Siya. So, parehas may strengths and weaknesses ba? So, pero ano yun? Palakasan na lang ng loob. Yes po. Parang pagdating ko talaga dun, ay parang kakaiba chapter to ng buhay na papasukan. Kasi kakaiba talaga. Parang may kutub ako nung time na yun na parang eto na yun, yung isa sa mga papaguhin ng buhay mo. Opo, na parang dinedma ako na parang, ay, di naman ako maging artist. Tapos parang pagpunta ko nung, ay, ito na yun. Kahit di ako manta, at least alam ko na papakita ko na confident ako tsaka gustong matuto pa. Okay. So, in-announce na okay, tanggap ka. And then, nagpunta ka sa office ni Direk Loren? Yes po. Kakatapos na po nung yung may mga maraming tao. Then, nung pinaakit na po ako doon, may parang tauhan si Direk Loren na nagbigay ng mga tubig. Pagbigay na pagkakasahin sa sobrang kaba ko, isang laguhan lang yung tubig na ano. Then, pinapasok po kami rin sa office niya. Then, pinakita at parang pinag-sample lang kami ng kung anong talent namin ng time na yun. Na, kunyari, ako sa dance, sa singing. Then, after nun, kinausap agad kami na parang
malami kami masasacrifice. Parang nire-ready na kami sa kung ano ipapasok namin. So, meeting agad din, they called the our parents po para align po kami. Okay. Okay. Actually po, Father, the time na napunta kami sa office ni Direk Loren, after nung lahat ng mga pinag-usapan, parang nanghingi lang ako ng 2 days siguro na preparation para mahanda ko yung sarili ko. Kasi si JL po, pinabukasan, pumasok na po siya, nag-impact, at pumasok. Ako siguro, late ako ng 2 days. Ganun po. And ang natutuwa po ako and appreciate ko si Direk Loren kasi nung time na yun, palipad pa lang po ako ng States. So, umayag siya na, sabi ko, Direk, parang hindi ko, ang hirapan ako tanggapin kahit sobrang gusto ko matagal na kasi may priority po ako na magko-compete po ako. Then, pumayag po siya na ipagsabay po yung preparation ko for competition and yung araw ko na magsisimula sa Starhunt Academy trainings po. Oo. Okay, okay. So, ano, parang kinonsider ni Direk Loren yon, no? Oo. Gelo, ano, yes, anong naging reaction ng parents mo nung tinawagan niyo? Si mama kasi po, ano eh, parang malakas siya sa mga kutubin kung maganda ang bagay o hindi. So, okay. The moment na nalaman na po yun, as in, push na push talaga po siya. Okay. Dahil, kinipin po talaga sa kanya ng detalyado ng nila. Miss MP po, Miss Jovi, Director Lawrence, your name sa kanila. Kung ano yung mangyayari. Then ako, parang nagpapahodback lang ako kasi parang nabigla ako sa mga nangyayari and hindi ko alam kung worth it po ba. Pero si mama, siya talaga yun na parang kinaguide ako na hindi Gelo, eto na yun. Parang wala nang ibang chance kapag tinanggal tayo ngayon. Ay, pag hindi tayo pumayag ngayon, parang wala nang darating. And I think totoo yun po. Parang you could not have get, you will never get a better offer, ano, pag tiningnan mo. Yes po. Kasi yung binigay po sa amin sa Starhunt, parang hindi mo na makukuha sa iba yung holistic training na matututukan correct, ng correct, marami. Correct. At saka ano, Gel, di ba, may career path eh. May plano eh. May yes plano. Po. Hindi lang yung training and everything. May career path, may plano for the group eh, di ba? Yung BGYO, di ba? Okay. Okay, so ano yun? Umalis ka, nagpunta ka muna Arizona. Yes po. Bale po yung schedule ko po nun for like a month or two is 7 a.m. to 5 p.m. sa Starhunt Academy nagka-training po kami. Then 6 to 10 p.m. sa 18 training po sa dance. So nung wow. Time talaga nun sobrang di ko rin akalain na magagawa ko siya na bugbugan talaga yung schedule okay. To the point na Saan ka umuwi nun? Sa dorm ng Starhunt? Saan ka umuwi? Yes po. Anong time na yun sa dorm ng Starhunt kami ako natutulog. Okay. And i-update ko na lang po yung mga bosses and managers ko po about sa pauwi na ba ako. Saan na po okay. Ako. Okay. Tapos nun, kailan kayo umalis for Arizona? How many weeks? Ilang weeks ka ganun yung schedule mo? Yung sa training po na sabay, matagal po yun. Like, more than one. Pero yung pag-alis po namin papunta ng Arizona ako, I stayed in Arizona for 2 weeks po siguro. Matagal din. In preparation. Din. Tapos noon, nag-ano ka pa rin? Sumusunod ka pa rin? May assignment ka pa rin from Starhunt? Nung time po na yun, nung focus na po talaga ako for Arizona, hindi na po nila ako binigyan ng assignment para makapag-focus po ako. Okay. And yung mga performances po na sa training, for example, na pagpapractice in 1 month prior, hindi na po nila ako sinama dun para makapag-focus talaga ako. And hindi maload yung utak ko and hindi ma-over-fatigue. Pero yeah. Sobrang nakakapagod po talaga. May iyak na lang talaga. I can imagine. Pero I guess na ang laking bagay na yung ginagawa mo is something that you really love, no? Very close to your heart, no? I guess ang laking bagay, yes, ang laking tulong, no? Yun din po siguro yung dahilan kung bakit andito pa rin ako tsaka na kaya ko. Kasi kahit nakapagod siya,
mahal ko talagang mag-perform po. Parang hindi po ako nagsashine po. And ano, Gel, looking back now, before we now, bago natin pagkwentuhan yung training and then yung launching and then your journey as BGYO, looking back at that part of your journey, ano, happy ka? I mean, ano yung pinaka-important, what was the most important grace na sa tingin mo nakuha mo yung time na yon? Siguro, ang una kong maiisip sa topic na po na yan is napaproud po sa sarili ko. And syempre, hindi rin ako nag-lose ng faith kay Lord kasi lagi din ko talaga pinagpipray lahat ng mga nangyayari sa akin ngayon. And Actually, nakaka-emotional ngayon kasi parang usa na lang siya dumadating habang okay yung relationship mo with him. So parang yun ang pinakaano mo, no? Parang yun yung learning mo, no? Na talagang period of grace. Okay, so nasa loob ka na. Okay, nakabalik ka na from Arizona, 'di ba? So kasi ano, 'di ba? Ang tagal niyo rin nag-training, ano, bago kayo na launch? Opo. Halos 2 years po. Mm. Tapos na nag-pandemic pa, 'di ba? Sa kalagitnaan ng ano. Opo. Naabutan din po kami ng ABS-CBN shutdown din po. Oo. So, dami rin talaga na. So anong pakiramdam niyo, no, during that time? I guess na, but I think sila Direk Loren assured you, no, na tuloy yung plano, no? So actually po wala talagang exempted sa pwedeng matanggal po sa ABS. So kami may chance din talaga na hindi, may chance talaga na oo, pero sila Direk Loren po, lahat ng mga bosses po namin. Nilaban din po talaga kami sa pinakamataas po sa ABS-CBN. And kaya isa rin po sa mga reason kung bakit nag-work hard kami. Hindi lang dahil dun po. Kumbaga, sulit talaga namin ipakita yung na kaya naming maabot kung ano man yung gusto naming maabot. Mm-hmm. And sa training na pinagbigay nila sa amin for how many months, years, gusto namin ipakita yung produkto ba nung pinag-invest na nila, which is kami po. Yeah, yeah. So, ano, there's one thing I was very curious about, Gelo, no? Kasi parang ikaw ang nag-evolve na parang leader, di ba? Yung parang tumata yung kuya or leader ng group, ano? How did that happen? Paano ano? Bale po, simula training pa lang, simula na hindi pa kami lima lang, marami kami. Parang, I think ina-observe na talaga ng mga staff, mga teachers, mentors, bosses, yung kung paano yung dynamics nung nagsama-sama kami. And after ng months, parang dumaan na kami sa Korean training. Then, ako first na assign bilang leader sa Korean training. Parang pinagmitingan po sila ng Korean bosses and ng Filipino bosses po. So, I think hindi siya dahil po sa ano, ako pinakamatanda. Feeling ko, napansin po siguro nila na napapansin ko rin sa sarili ko na I can adapt well sa iba't ibang tao. Okay. Parang ang dami ko na rin siguro experience na iba't ibang klaseng tao, whether masama o hindi. Mm-hmm. Then, na-apply ko siya sa mismong team. Parang I know how to say something or do something if there's something wrong. Or parang I can be their comfort person, parang I can be the bridge, I can be the initiator, yung taga stand up para sa grupo din. Okay. So talagang ano, talagang natural, ano, hindi siya dahil ikaw yung pinakamatanda o nagbotohan kayo. But but I remember kasi nung blines natin yung bahay ninyo, 'di ba? I remember isa mga sinabi ni Direk, di ba? Na, may kanya-kanya na kayong kwarto, sana wag masira yung samahan ninyo, di ba? Kasi di ba noon, sama-sama kayo, and ang ganda nung samahan, di ba? So, ngayon ano, Gelo, syempre, ang dami yung dinaanan, and then, when you were launched, di ba, talagang, ano, no? Grabe rin yung naging trajectory ng career nyo as a group, no? So, ano ngayon? How has life changed, no? Ano yung naging, lalo na ngayon, talagang kilala na kayo, no? I guess,
kahit saan kayo magpunta, kilala na kayo ng mga tao, no? May nakakakilala sa inyo, no? So ano yung ano, anong nabago sa buhay mo, and what's your learning again, no? Yung nabago po sa kung paano po buhay ko, siguro mas naging mature po ako sa mga decisions ko po sa buhay, dahil hindi rin talaga biro yung holistic training hanggat sa ma-debut, hanggat sa panyang BGYO ngayon. Dahil parang sa simpleng dance or kung ano mong etiquettes na tinuturo sa akin, sobrang effective siya para mas maging better adult person tsaka artista. Ganun po. Then natutunan ko na habang nakikilala na kami po kahit paano, parang kailangan mo rin talaga mag-ingat sa masasabi at pwede mong magawa. Kasi eight times talaga na kahit wala kang intention na maging masama or pagmukhang hindi tama, parang people have a lot to say talaga. And iba, kanya-kanyang opinion yan eh, no? Oo. Frame ka na lang minsan na kunyari may ginagawa mo ito kahit di naman totoo. Parang ganun. So, and then ano, kamusta ang ano, yung family mo, yung parents mo? So, I'm sure very proud. Very proud ang parents mo, no? Yes po. Dati kasi nung time na student dancer ako, lalo na yung dad ko, hindi niya talaga nangigets yung pinagagawa ko, na parang feeling niya siguro nagsasayang lang ako ng pera, punta ko training everyday halos, tapos wala na ako. Pero nung na-debut na ako, tapos tuloy-tuloy na hanggang sa ngayon, parang ramdam ko yung pagka-proud ng papa ko and yung pagka-intindi niya sa akin bakit ko ginagawa. Ayun, my parents were separated po kasi. So, kasama ko ngayon sa Quezon City is my mom. Okay. Then yung tatay ko sa Pasay po. Pero I both see them naman. Regularly, regularly. So, you're able to go home. You're able to go home now. Mas nakaka-uwi na kayo. Yes po. Kasi simula January 2023 po, hindi na po kami naka-live sa isang bahay ng BGYO. So, lahat po kami ng BGYO members, may sarili-sariling condo na lang po near ABS-CBN. Okay, okay. Ano yun? It's a better setup sa'yo. I guess that's part of ano, no, yung maturing, di ba? Na mas gagawa ka ng maayos na desisyon, no, because of that. Parang nagsasarili ka na, kumbaga, di ba? So opo. Ako talaga yung pinaka nasad nung nalaman kong maghihiwalay na kami, kasi parang nasasayangan ako sa nasimulan namin na chemistry ilang grupo. Pero at the same time, ako personally, gusto ko rin naman ng sariling space, kahit may sariling part pa kami sa dating bahay ng BGYO. Pero ngayon, good thing rin siya kasi parang napofocus namin yung sarili namin. Okay. Then, clear din yung mind namin kasi even though it's a house, we're well rested naman kami. Pero sometimes it feels like it's work pa rin. Parang ganun. Yun, sasabihin ko na pakiramdam mo, trabaho pa rin, di ba? Dahil, ano. So, para ito, meron kang personal space, eh, no? Dahil, ano, so. Yes. So, alam mo, siguro, before I ask you to give some closing, ano, mga words of wisdom and inspiration sa mga batang nag-aspire, ano, gusto ko lang sabihin na, ano, no? Kasi I don't know if you remember, nakausap ko kayong lahat individually bago kayo i-launch. I don't know if you remember, nagpunta kayo sa office ko, di ba? And of course, we blessed the house. But alam mo, ang experience ko, no, we saw each other a year ago, May, sa birthday ni Tita Cory, no? Di ba? Tatandaan mo? Oo, sa Rockwell, no? You know, I was telling sila MQ, sila Mami Jo, at sila Direk. Sabi ko, alam mo, nakakatuwa yung BGYO, no? Kahit sikat na sila, ang ganun, ang bait pa rin nila, sabi ko sa kanila. Very warm, di ba? And still, parang alam mo, hindi, sorry, pardon using the term, hindi feeling, di ba? Hindi feeling. So, no, I just want to say that. I want people to hear that. Doon ako tuwan-tuwa sa grupo ninyo na yung ano, yung grounded, siguro maybe that's the best word, no? So okay, Gel, anong final words mo of advice or wisdom sa
mga batang nag-aspire, di ba? Mga may pangarap din to go into entertainment. Para sa mga aspiring na gustong sumali sa entertainment industry po, ang ma-advise ko lang is always be humble. Like, lagi mong tatandaan na kung saan ka nagsimula. And never, never change. Lagi mo i-check yung discipline mo. We can't be motivated every day. Pero ang discipline yung magpapagawa sa'yo, magpapaangat sa'yo, magpapa-improve sa'yo araw-araw. And lagi mo lang isurround sarili mo ng mga mabubuting tao. Hindi ka lang gagaling sa bilang artista or bilang artist, pero matututo ka rin sa buhay at sa mga desisyon mo. Always remember na laging may mas magaling na tao sa'yo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya huwag ka maging kampante at self-practice will bring you sobrang layo. Ilang po. Thank you. Very, very well put, Gelo. And I think, ano yan, vintage Gelo yung mga words na yan, di ba? So, Gelo, maraming salamat. And I hope to see your group one time. Hopefully, magkita-kita tayo, no? So, and I wish you all the best. Saka sana magkaroon ka ng project, either a movie or teleserye. So, okay. Sana po. Sana, okay. Always hope, di ba? Always hope. Sabi mo nga, God will shower you with blessings, di ba? So, okay, Gelo. Maraming salamat, Gelo. Thank you very much.